BALANCE SHEET! Ton, 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 ton. Okay. Lumang libro tong na-pick up ko. Yung bagong libro na luma pa rin. Ayan, topic ko. BIR form. Ang dami hong nagme-message sa akin sa YouTube at sa aking Facebook na ka-taxpayer. Sir, ano ba itong 2307? Oh, ang mga nagme-message sa akin, yung mga tinatawag na real property consultant. Oh, yung alam niyo yung real property consultant, yung nagbibigay ng flyer eh sa mall, mga property consultant 'yun. Nakakaroon sila ng commission. Tapos yung mga insurance agents, ayan. Ano pa? Yung mga nangungumisyon, ayun. Yung mga kinukuha ng gobyerno na pakyaw, ayan. May lumapit sa akin, sir, dami kong open cases. Eh, pinarehistro ko nung government agency. Hindi ko naman alam kung anong gagawin. Binigyan ako ng 2307. Hindi ko alam kung rin gagawin dito. Hindi ka baka ako nagtanong. Eh, nahihiya akong magtanong, sir eh. Oh, may nagsasalita ron. So, pag-uusapan natin yung 2307. Unang-una, eh, ano ba itsura nun? Ano itsura nun? Ito po itsura ng 2307. Yan ang papaliwanag ko sa inyo. So, I suggest na kumuha kayo ng kopya. Ngayon na, okay? Para maintindihan nyo papaano ang gamit niyan. Okay. Yung 2307, dalawang ano yan, ha? Dalawang hemisphere. So, gagawa tayo ng itong ngayon yung employer mo. Oh, employer ang tawag natin. Employer, yun yung kumuha sa'yo. Ikaw ngayon yung contractee. Ay, mas maganda. Contractor or contractee. Ikaw yung binagbabayaran. Ano? 2307. Ayon ho sa Section 58 ng Tax Code, saan ko isusulat yon? Ayon. Section 58 ng Tax Code, nire-require ho ng tax code na pag may binayaran kang komisyon, katulad sa property consultant o ibang mga consultant o katulad kong consultant, tax specialista, kailangan mag-withhold ka ng tax. For example, sabi, inuutosan kasi to eh, o contractor, nagbinayaran mo si Mr. Maestro ng 100,000. Okay, si ETM. So, mag-withhold sa kanya ng 10,000. So, ang ibibigay mong pera sa kanyang cash ay 90,000, sabi nung batas. Ito yung cash. Eh, sir, anong gagawin sa 100,000? Sabi ng BIR, okay, ibigay mo sa amin yan. So, iniremit sa BIR. Eh, teka muna, ang usapan namin, sabi ko doon sa contractor, eh, 100,000 ako. Binigay mo sa akin 9,000. Meron kang problema. Hindi mo ako binayaran ng tama. Mali po yun. Binayaran kayo ng tama, kaya lang may batas na nagsasabi na wag kang baya, wag, hindi mo matanggap yung buong 100. Sabi ng batas, 90 lang yung ibigay sa'yo, yung 10, iriremit sa BIR. So, ang ebidensya na naremit sa BIR, gagawa ngayon itong contractor ng 2307. Ito nga yun. Yang 2307 na yan. Okay? So, pagkatapos, dapat ibigay yung 2307 kay Mr. Maestro, yung contractee. Ayan. Sir, ayun, binigay na kay Mr. Maestro yung contractee. O, yung situation nyo ngayon. Kunyari, kayo si Emelino T. Maestro, yung contractee. Yung government agency, yung insurance company, yung property real estate developer, yun yung mga contractor, okay? So, yung 2307, yung BIR form 2307, ayan, ang tawag ho dyan ay Certificate of Creditable Tax Withheld at Source. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nag-advance ka ng 10,000 sa BIR. Yun! Advance pala yon, nag-deposit ka, kumbaga sa banko,
nagbigay ka ng BIR para meron akong pondo sa'yo, ito muna, mag-deposit ako sa'yo ng 10,000. So, nag-deposit ka ng 10,000 sa BIR. Therefore, kumbaga, kung nag-deposit to ka ng pera sa banko ng 10,000, meron kang perang 10,000 sa banko na anytime pwede mong withdrawin. Okay? Pera mo yun eh. Pero sa BIR, pag nag-deposito ka using your contractor mo, ito, using your contractor, nag-deposito yung contractor mo ng 10,000 para sa account mo. So, ibig sabihin, meron kang deposit sa BIR na 10,000. Pera mo yon. Kaya lang hindi mo pwedeng i-withdraw. Sakit ano? Hindi mo pwedeng i-withdraw. Ang pwede mo lang gawin ay i-apply sa tax due mo. Ibig sabihin, kung meron kang utang sa BIR ng 15,000 at the end of the year, sabihin natin 2018, ha, may utang ka sa BIR ng 15,000, eh meron kang hawak na 2307 na ang amount ay 10,000. So, i-deduct mo yung 10,000 sa utang mo sa BIR. Ang babayaran mo na lang at the end ay 5,000, ito yung lalabas na cash sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Ngayon, what? Sinabi ko na, meron kang, ang 2307 ay deposit mo sa BIR. Ha? Why? Anong gamit? Paggamit mo sa potential tax liability mo. Okay? Hindi mo pwede siyang gamitin ngayon. Gagamitin mo siya pag magbabayad ka sa tax. For example, 1701Q, pwede mo siyang gamitin. 1701, pwede mo siyang gamitin. Ipambawas, pambawas ng tax. So, paano siya ibabawas? Sir, ang 2307, ina-attach mo yan as an attachment dito o dito. Pag hindi mo kasi in-attach yan, sisingiling ka ng BIR ng 10,000. Okay? Sisingiling ka niya. So, kailangan pag dinidakan ka ng iyong contractor ng 10,000, humingi ka ng 2307. Okay? So, kailan? Oh, ina-attach yan, sir, dun nga eh. Diba? Ayan. Diyan mo siya ina-attach. Quarterly and yearly. So, yun lang. Ganun ang gamit nun. Huwag niyong itapon. Pera yan. Sinasabi ko sa mga pera yan, huwag niyong itapon. Okay, dun po sa mga gusto, hindi ng ka-tax code. Meron ho akong, alam nyo, ang BIR, paulit-ulit, paikot-ikot, nag-o-oplan kandado. Bumili lang ho kayo ng libro kong 20,000, poproteksyonan ko ho kayo. Kapag na-offlan kandado ho kayo ng BIR, ha, nagsisimula pa lang sa mission order, ako po ang sasagot. Ipaglalabang ko kayo na zero. Ha? Zero ho yung babayaran nyo. Zero. Wala ho. Okay? Yun ang paglalabang ko. Kaya lang kailangan natin sa umpisa pa lang, nandudun na ako. So, 20,000 po yung libro. May promo ho ako. Baka maitigil ko na yung promo. 10,000 lang ho yung down ngayon. Yung 10,000 ay payable in 10 months, 1,000. At ang protection ko ho sa inyo, pag may tax mapping kayo from this day o from the day na bumili kayo ng libro hanggang December 31 po yung promo. After that, of course, wala na kayong pribilehyo na protection ko para sa offline kandado. At saka nga pala, ini-invite ko ho kayo, magkakaroon ho ako ng event sa tax mapping. Hindi ho tax mapping. Tax amnesty. Magkakaroon ho ng tax amnesty ang government natin. So, yung mga lupa ho na hindi pa ho na itatransfer, na matay lolo nyo, lola nyo, o kanununuan nyo, at kayo na yung nakatira doon, hanggang ngayon, hindi nyo pa ho nababayaran yung estate tax, pwede ho kayong paalisin ng BIR dyan. Pwede ho kunin ng lupa nyo. O pwede kayong i-tax evasion. Ulitin ko, pwede kayong i-tax evasion, pwedeng kunin ng BIR ang lupa nyo, pwede kayong paalisin ng BIR dyan. Kasi pag hindi ho kayo nagbayad ng estate tax, eh talagang makukuha ho ng gobyerno yan. Next, kung meron ho kayong mga tax deficiency, meron ho kayong ninakaw na tax, yun totoo eh.
Eh, pwede ko ho kayong matulungan. Marapit na po yung tax amnesty. Dapat ho, ngayon pa lang, i-diagnose na ho kayo. So, kung gusto nyo ho ako mag-training sa opisina nyo, pwedeng-pwede ho. Tuturuan ko ho kayo ng tax amnesty. Malapit na ho yan. Abangan nyo ho. Punta kayo sa aking website. And, bumili ho kayo nito. Okay? 50,000 lang po siya hanggang ngayon. Ano? 1,675 pages. Books of entries, puro entries. Kasi karamihan ho ng mga libro, wala hong entry. Nakakaiyak. 25 years, 30 years, yung accountant nyo, papalit-palit. Hanggang ngayon, ang accountants nyo, bookkeepers nyo, wala pa rin laman ng libro. So, abangan nyo ho yung susunod kong video, ha? Ayan na, kadikit lang nito eh. Huwag nyo na ibipat. See you. May tax accounting seminar tayo, mga ka-tax. Paliwanag ko lang sa inyo yung benefits kapag umatin ka at maturuan kita, okay? May tatlong major benefits ang tax accounting. Number one, it will lower your taxes. Ina-assure kita niyan. Kasi ako po yung ebidensya. I can lower my taxes without bribing, without doing illegal things. Hindi ko kailangan ng advice ng BIR officials. Irrelevant sila sa akin. Lalong-lalo na yung mga corrupt. Tanggalin na natin sa buhay natin ang corruption para maging magaan ang buhay natin. At may pasa natin sa mga anak natin yung hindi naglalagay. Okay? Kasi ang dami kong nakausap na mga magulang, ha, para lang maiwasan nila yung stress nila sa letter of authority. Ipinapangalan yung mga negosyo nila sa anak nila. Sabi ko sa kanila, kung ipinangalan mo sa kanila, dating gawi ka pa rin ba? Oo, kailangan eh. So, pinasa mo lang kako yung sakit mo sa anak mo. Kung may cancer ka, pinasa mo yung cancer sa anak mo. Kasi may cancer yung business mo eh. Pinasa mo sa anak mo yung business mong may cancer, edi magkakaroon din ng cancer yung anak mo. Okay? Ayaw natin yon. Pero pag tax accounting, ang ipapasa mo sa anak mo, malinis, walang sakit na dugo. Next, pag gumamit ka ng tax accounting, no deficiency tax ka, ina-assure ko sa'yo yan. Kasi tax accounting ang gamit ko. At yung mga kliyente ko, tinuturuan kong gumamit ng tax accounting. Ikaw, accountants, bookkeepers, o consultants, kahit na lawyer ka, tuturuan kita ng tax accounting. Actually, may libro na nga ako dyan eh. Kasi for the past 20 or 30 years ko na sa practice, karamihan ang nakikita kong libro, walang laman. So, doon nagmumula ang deficiency tax. Tsaka, later on, i-discuss ko sa inyo ha, na yung mga CPAs na nagse-certify o gumagawa ng financial statements, na ang basis ay walang laman ang libro, bawal po yon. Explain ko yan sa inyo para wag na ho kayong kumuha ng mga CPAs na hindi ho marunong mag-audit. Kasi paano nag-audit yung isang CPA na walang laman ng libro? Okay? Mag-isip po kayo, ha? Third na benefits ng tax accounting, court on your side. Lagi ho kayong kakampihan ng korte. Hindi lang ho yung regional trial court, municipal trial court, o yung court of tax appeals. Ang pinaka-importanting korte na kakampi sa inyo ay Supreme Court. Bakit mo nasabi yan, Mr. Maestro? Kakampihan ako ng Supreme Court. Yes! Kasi ho, naglabas na ho ng desisyon ng Supreme Court na inuutusan tayo, ha? Under its decisions based on the case of Commissioner of Internal Revenue versus Lancaster. Naglaban yung BIR, sabi ng BIR sa Lancaster, oy, gumamit ka ng financial accounting. Sabi ng Lancaster, ayoko, gagamit ako ng tax accounting. So naglaban sila, kasi pag tax accounting, walang babayarang 6 million ng Lancaster. Pag gumamit siya ng financial accounting, magbabayad siya ng 6 million. Oh, ano sabi ng korte? Sabi ng Supreme Court, BIR, mali ka. Actually, yung case eh, tumagal ng 20 years, 20 taon bago nakapag-decide ng Supreme Court. Oh, BIR, mali ka ha. Eto sa'yo. Pak! Pak! Okay. Sabi ng Supreme Court,
ang dapat gamitin ng Lancaster. Lancaster po ay isang taxpayer ay tax accounting. So kung ang Lancaster pinagagamit ng Supreme Court ng tax accounting, hindi ba ikaw, oo makinig ka, ikaw na nakikinig at nanonood sa akin, tax accounting gamitin mo. Kung ready ka na, tuturuan kita, walang problema yon. At saka gusto kong makita mo to, bakit natin ginagamit yung desisyon tungkol sa Lancaster? Kasi nakasulat ho sa Article 10 ng ating batas, judicial decision forms part, Article 8 yan. Judicial decision form part of the legal system. Mas mataas minsan, sir and ma'am, yung decision ng Supreme Court doon po sa ini-implement na administrative rules and regulation ng BIR. Kaya ini-invite ko ho kayo. Dahil worth naman, di ba, kung malolower mo yung taxes mo, wala kang deficiency taxes, wala kang letter of authority, at yung court laging nasa side mo, very, very powerful kayo using tax accounting. Okay, mag-register na po kayo kasi meron ho tayong early bird o anumang bird na nandiyo dyan, angry bird. O may pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga... Right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline kandado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So dito sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check at saka yung BIR open cases specialista. So isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko na kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline kandado. Tuturuan ko kayo ng offline kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers,
Doon po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa Oplan Candado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW, turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak, maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.